So we have the PIA, yun po yung in charge of news releases, the Radyo ng Bayan for broadcasting. We also have the Telebisyon ng Bayan na hopefully magiging nationwide na rin po yung reach niya, which is yun po yung NBN Channel 4. Currently, pinapaganda po ngayon para maabot po niya lahat ang sana, ang lahat ng probinsya dito sa Pilipinas. So these are the different media that we are using right now. Included din po dito yung social media. Sabi ko po kanina, may Facebook account, may Twitter account, and dito po pwede po tayong mag-share ng ating messages. So with that, pinakilala ko lang din po yung ginagawa ng agency natin para malaman po ninyo na merong ahensya sa gobyerno na gumagawa po nito and na pwede po tayong makipag-collaborate and in the future we can form partnerships also with you. We will be very much willing to assist you. Please, sabi ko nga pwede nating i-approach yung mga provincial and regional offices ng Philippine Information Agency or the Radyo ng Bayan. Okay. Thank you so much and have a great afternoon ahead. Maraming salamat po. Thank you very much, Assistant Secretary Licudin. Yung pala ramdam ni Juan, ramdam din ni Pinoy. So, ramdam ni Juan at Juana, ramdam ni Pinoy. Salamat po. Palakpakan natin si ASEC Licudin. Our next speaker is the Municipal Mayor of Lang, Cotabato, who is currently in his last term sa kanyang local government unit. He initiated the establishment of the Mlang Community Center in 2009 in his desire to make information accessible to the community. Ladies and gentlemen, may I present Mayor Joselito Piñol. Palakpakan po natin si Mayor Piñol. Sure. Thank you po, ma'am. Good afternoon. Pleasant greetings from the town of Mlang. A war zone noon, now no more. Well, the municipality of Mlang is a first-class municipality in the midst of North Cotabato, situated in central Mindanao. Mlang is a recipient of Secretary Robredo's Seal of Good Housekeeping. A first-class municipality with 37 barangays, with a population of 87,749. And the cleanest and greenest municipality, the first, yung unang nilunsad na panahon ni Presidente Ramos. Ang Mlang po noong 1994 and Hall of Famer as far as cleanliness is concerned in our region. And we have a town, sa harapan po ito ng municipal hall namin. Ang bayan po ng Mlang ay isang bayan na mayroon pong God-centered and empowered people. And ang Mlang, bayan po ng Mlang ay isang bayan na may 14,000 hectares, more than 14,000 na palayan. Kaya po ang nabayan ng Mlang, ang rice granary ng North Cotabato. Ano po ba ang nagawa ng Community E-Center? Ito po ang aming bayan. No? Ito pong mapa, 37 barangays. And sa baba po niyan, Liguasan Mars, Maguindanao. Sa itaas po namin is Dabao na, dito na, Dabao del Sur. So yan po ang basic information as far as our town is concerned. Next slide, please. This is a vision of the town of Mlang. We are a God-centered, empowered community living in a progressive and ecology-balanced environment. Sa bayan po ng Mlang, marami pong mga pare at mayroon po kami ng bishop na dalawa. At marami din pong mga Christian institutions. Kaya yan ang vision, ang aming vision. Ang mission, of course, number one, spiritual, the moral values. No? At saka itong ang environment friendly. Ang nakakatuwa, dahil ang kalaban ko ngayon ay gambling lord. Okay po, next slide please. So this is our e-center.
When I became mayor in the town of Blanc, isa pong building doon sa tabi ng plaza ang walang gamit. Kaya nagkaisip po kami na gamitin to para sa computer at saka sa teen center. So when the program on community center ay dumating sa bayan ng Blanc, ito pong ina-organize namin. Itong building na ito, at bumili po kami ng 20 computers with a vision na matulungan yung mga bata, hindi lamang ng mga bata, kundi mga barangay officials para matuto kung paano gumamit ng computer. Ang bayan po ng Blanc is a Wi-Fi hotspot, yung aming poblasyon. Next slide, please. So, with the municipal ordinance authored by Honorable I.B. Marcel Idalumpines, Madam I.B., please stand up. Nasaan dito po siya eh. Ay nagawa po namin, ang na-organize po namin, yung Municipal Information Technology Training Program in the Municipality of Blanc, no? With the very purpose of teaching or in other words, yung mga bata po natin at mga barangay officials ay matuto po kung paano gumamit ng computer. Next slide, please. So, ito po ang mga rasones, no? Naging palisiya po ng bayan ng Blanc na dapat matuto ang lahat, kung pwede lang, ng computer, sapagkat ang computer po ngayon ay isang, hindi na po isang uso, hindi na po isang pribileyo, kundi naging right na po ng bawat isa. Present is the information technology. And ang bayan po nang lang, marami po kami mga OFW. At ito po isang pinaka-problema dahil mahina noon ang communication. Kaya this one of the reasons why we tried our best to organize this community e-center. Ano po mga mechanics? Mayroon po isang paaralan sa bayan ng Blanc, itinatawag na Central Mindanao Computer School, na nagkaroon po kami ng memorandum agreement. At ang aming teen center, na ginawa na po naming e-center, ay nagkaroon po kami ng memorandum agreement na magturo po kami ng 6 months ladderized computer programming sa mga out-of-school youth at sa mga barangay officials. Ang program po ay na-provide ng 6 months ladderized personalized computer operation, no? At other related IT courses, no? Ang in-offer. At saka ito po ay TESDA accredited, no? Ang aming trainer, aming teacher ay isang TESDA accredited, at saka yung aming partner ay yung school na Central Mindanao Computer School. At nagkaroon po kami ng unang first batch po namin. Next slide, please. Ano po ang qualification? Siyempre, politiko tayo, no? Dapat residente ng bayan ng Blanc, no? At saka high school graduate at 18 years old, no? Ang parents niya po ay may income lamang na hindi lalampas ng 60,000. A good moral character. Yung parents ay dapat rehistrado. Hindi siya makabuto pag hindi siya rehistrado. No, sayang naman. Sayang naman, okay? Note, at saka hindi pwede pong magkapatid or magpamilya. Iisa lamang ang pwedeng i-adopt ng a scholar na bayan ng Blanc dito sa Community E-Center. Ano po ba ang kanilang makuha? No. Libreng training, no. Entitled free training. No. Wala pong bayad. No. Kami lang po nagbabayad sa ang empleyado na po namin, yung teacher. At saka he shall receive a certificate after the completion of the training, yung 6 months ladderized. Pag sinabi pong ladderized, after 6 months, pwede niya pong proceed, no, sa another year or sa 2 years computer program. Okay. Ano pong na-offer ng local government unit ng bayan ng Blanc? Ladderized in, IT ladderized education accredited by TESDA. Basic computer literacy training for barangay officials and professionals. Alam na po natin na marami na pong trabaho ng mga barangay officials ngayon. Lalong-lalo na yung mga treasurer, pag-prepare ng budget, pag-prepare ng ano. Sa barangay po namin ngayon, pag kumuha ka ng barangay certification, hindi na po susulat ang magta-type pa ang sekretary. Naka-encode na po doon. Pangalan mo lang kukunin, anong record mo, kung ilang blatter na sa'yo doon, nandoon. No? Kung ilan ang ano mo. So, kahit po sa pulis. Sa pulis ngayon noon, dadala ka ng picture. No? Ngayon, sa police station po namin, pagkuha ka ng police clearance, may kamera na doon sa computer. Pagkagas ka ng pangalan mo, may kamera, nakatatak na talaga yung picture mo doon sa papel at hindi mo matatanggal at mapalitan. Philippine Digital Literacy for Women.
Ito po sa women program natin. Then sa tourism and information, lahat po ng mga pwedeng maging